Before I joined B-Mobile, ang life ko was, I used to work for a physical therapy company sa Glendale, California. And nag-enjoy ako. But nung sinabihan ako ng friend ko, may magandang opportunity sa Philippines, sabi ko, unang-una, nagdadalawang isip ako, sabi ko, paano magkaka-opportunity sa Pilipinas? In fact, all these people pumupunta ng abroad para maghanap ng magandang opportunity. So sabi ko, sige, babalik na rin ko. I will try and take the risk na gagawin ko itong business. Kailangan kong malaman to, so hindi pwedeng magnegosyo ako na nasa labas ako. Kailangan uwian ko to para malaman ko mismo kung ano ba talaga ang V-Mobile. Nung nag-start ako sa V-Mobile, siyempre hindi ko siya talaga kabisado dahil sa States wala naman kaming loading, puro kami postpaid. So sabi ko, I'll give it a try, sabi ko, pwedeng aralin ko siya kasi lahat naman ng bagay hindi pwedeng nalalaman mo agad. Of course, lahat naman pinag-aaralan natin. Sabi ko, bibigyan ko lang siya ng konting time. And ang goal ko actually sa V-Mobile is, kung kaya niyang tapatan yung sweldo ko sa US, masaya na ako. Ginawa ko siya, sinunod ko yung proseso. Okay? Inaral ko siya, inalam ko lahat ng detalye. Pero ang ginawa ko lang, hindi yung buong-buo. Yung pinaka-basic na basic na kailangan ko lang dapat malaman about V-Mobile. Yun lang muna ang ginawa ko. And then from there, doon ako nag-start, nag-pick up from other leaders na naturuan ako. Of course, parang magtatanong ka ng isang bagay sa isang tao na alam na yung negosyo. So lahat ng pinagtanungan ko, lahat ng kumita. Kasi hindi pwedeng tatanong ka ng isang bagay sa isang tao na hindi kumikita sa negosyo. Eh, hindi naman pwedeng matuturuan ka ng maganda doon dahil, of course, yung mga bagay na yun will always come from experience, from people na kanina. Ang natutunan ko dito is by helping people, you're helping people earn. By doing that, ang outcome nun is what, kung ano yung naging nangyari sa akin. Now, dito pala, it's not all about pera-pera. Kasi kung sa ibang mga bagay-bagay, oo, pera-pera lang yun. That's for you. Sa akin kasi dito is when you help people, you help them earn, pati ikaw, damay ka talaga dun. So it was mixed emotion. Hindi ko siya, hanggang ngayon, I owe it all to the people naging kasama ko dito sa negosyo na ito. Ang rejections kasi, natutunan ko rin yan, nung pa, before pa ako naging V-Mobile member, mas dumami siya na naging V-Mobile member ako. I understand, hindi ko naman pwedeng pilitin lahat ng tao to join V-Mobile. Kasi in reality, hindi lahat ng tao nagiging millionaire. So this is only for the chosen few or for people na magde-decide na gusto talagang magbago ang buhay. Yun ang ginawa ko. Sa mga gustong sumali sa V-Mobile, dito kasi, it will take a lot of time and commitment. Now, kami kasi dito, sa lahat ng naging successful sa V-Mobile, yun ang ginawa namin. The process na sinunod namin, kaya naging millionaire yung mga tao, is because they followed a specific process na ginawa namin lahat. Nag-invest kami ng commitment, nag-invest kami ng time. Now, if meron kayo niyan, pwede natin trabahuin. But if you don't have that, sabi ko sa mga tao ko, huwag na lang po kayo mag-join. Mag-aaksaya lang kayo ng pera niyo. Now, dito kasi, once you decide on something, stick to it. Kasi it just really makes good business sense. Sa mga members na pumasok sa V-Mobile, lalo na yung mga baguhan, nandyan din ako galing eh. Hindi pwedeng hindi kayo maging successful sa isang bagay. The only key na maging successful kayo is concentrate dyan sa isang area na yan. But if you do a lot of things na hindi related to the business, ang mangyayari kasi dyan, parang nag-aaral ka sa college, marami kang courses, paano ka mag-graduate nun? Ang dami-dami mong courses, not unless na super talino ka. Sa akin dito, ang ginawa ko lang, isang bagay lang pinokus ko, ito lang yung ginawa ko. And I think I'll be here for quite a long time.